Hello guys. Magandang hapon sa inyo, mga amigo ko. Magandang hapon. Good afternoon sa inyong lahat. At sana everybody happy nga lang tayo. At sana okay sa alright ang mga buhay-buhay natin. Basta everybody happy at malayo lang tayo sa anumang mga sakit o anumang mga sakuna dyan. Alright na alright yan! So, andito na naman nga uli ang inyong kaibigan na si Boss Smoker at siyempre yung alaga natin na si Yugan the Wolf na hindi natin alam kung bakit parang palaging galit! At gustong-gustong mga gat si Yugan the Wolf! So, paano guys? Hindi na tayo magtatagal at may nakita na naman akong bagong game. At ito talaga guys, napakabago nito kasi nakuha tayong maging mag-alpha test nito. Titestingin natin yung game at papakita ko sa inyo yung gameplay niya. At may nung nakaraan nga, nakapili na rin ako ng 10 na maglalaro ng alpha test. Kaya nga sabi ko sa inyo, is sumali kayo sa mga guild namin. Ito nga ano, yung hawak ko ngayong guild at isa rin ako sa admin ngayon, itong Margarine Guild. At iniimbitahan ko kayo doon kasi may mga pag-giveaway din tayo doon at mga pamigay din. At yung isa rin ako sa mga influencer ng Cryptic Crypto at CGN Guild. Tatlo po yung guild na yan na pwede natin pasukan para sa mga scholarship at maaari natin pagkakitaan. Shoutout nga pala sa mga kagild ko dyan sa Margarine, sa Cryptic Crypto at sa CGN. Sana everybody happy lang kayo. So tara na guys, di na tayo magpapaligoy-ligoy at umpisahan na agad-agad natin tong bagong game na re-reviewin natin. Pero bago tayo pumunta dun sa gameplay, pasadaan natin tong konti yung website at pag-aralan din natin yung tokenomics nila, yung white paper. At alam nyo naman, hindi tayo kaano-ano sa white paper, pero papakita ko sa inyo dito yung tokenomics niya at kung paano rin ba tayo kikita dito at kung maganda rin ba ang kalalagyan ng game na to. So paano guys, tara na, puntaan na natin at ipapakilala ko na nga sa inyo si Artsword. Ito yung bagong game nga na sinasabi ko sa inyo at isa itong MMORPG style na game at napakaganda nito. Para itong ano, isang open world na napakalaki. At napakalaki ng ano nito guys, pag dinownload natin dito sa Alpha Test. At sana magawan nila ng paraan kasi nasa 90 GB at napakataas ng qualification ng mga ano niya. At mamaya papakita ko lahat sa inyo yan, paano ano, download. Pero bago yun, pasadahan na nga natin ito nga si Artsword at ito yung website nga. At ito nga, may Alpha Pass Test na sila dito at namigay nga tayo. Pag in-open mo yan, dito ka dadalhin. Yan guys. Yan. Hello, this is Artsword. Alpha Pass Test will begin. Starting from July 28 pa ito nag-umpisa guys. At matatapos to ng August 11. At ang yung makaparticipate lang dito is yung mga may Artsword Pass. At namigay nga tayo ng 10. At ito nga ang condition ng reward dyan. Tapos may reward na 300 BSLT token. Yun yung ano nila dito, token nila dito guys, yung BSLT at papakaralan din natin konti yan mamaya. Papakilala ko rin sa inyo si BSLT. Yan nga, at handle siya ng XL game. Pag binuksan nyo, makikita nyo yung XL game. Yan lang naman yung sa alpha test nya guys. At punta nga tayo dito sa, balik tayo sa website. Yan, ito yung, website nila at ito yung mga event nila, yan. Yan, nag-test ano na rin sila at matapos na rin. Ito nga yung bagong ano nila. Tapos ito, pag dinownload nyo yan, pag kinilik nyo yan guys, ito nga ang system requirements ni Artsword, napakataas. Kailangan mo ng 90 GB na ano, dito sa storage nya, tapos yung operating system nya, yung Windows nya, tapos Intel Core i7, tapos ito nga, yung graphics nya, yung ano, GeForce, yung Nvidia, saka itong AMD Radeon, saka itong isa. Yun nga, medyo mataas nga at sana magawaan nga ng paraan. Ang gagawin nyo lang guys is i-download nyo lang yan at
hihintay nyo lang at medyo matagal, tapos i-launcher nyo yung download, tapos game start lang. Ganun lang. Basta may alpha test kayo, makakapasok kayo dito. So, punta tayo saglit doon sa white papers nila, guys. Para... So, nandito na nga tayo sa white paper nila, guys. At pag-aaralan natin saglit to. Dadahanan lang natin at hindi na natin patatagalin. At para mapakita ko sa inyo yung gameplay. Kasi medyo mahaba-haba nga. At para hindi tayo magtagal. Ayan nga. Meron nga dito mga introduction. MMORPG nga. Yung ano niya. Vision of Artworld. Artworld game pila. Tapos itong mga token nila. Saka yung roadmap. At puntaan nga rin natin itong ano nila, yung tokenomics nila dito, guys. At alam nyo naman, hindi tayo gaano nagbabasa, pero yung mga importante lang, yung anuin natin. Para kayo na mag-aral dito kung gusto nyong ano, pasukin tong game na to, pag-aralan yung maigi. At pag-aaralan nga natin yung token nila saglit, silipin lang natin. At ito nga, yung BSLT allocation, at ang sabi nga dito, may maximum supply sila ng 1 billion. At sa mga hindi nga pala nakakaalam, is nagawa ko na rin to ng promotional video nung nakaraan. At ito is under ng Clay Network. Kailangan nyo ng Clay Network dito, guys, ha. Yung ano na to, itong game na to. Ito nga ang ano na to, pag nilik nyo yung MetaMask na yan, i-switch natin sa Clay Network para mapakita ko sa inyo, para maliwanag kung anong network ba siya. Enter ko lang password nyo sa Clay, hintayin nyo lang. Yan nga, guys, pindutin nyo lang to, i-switch nyo. At meron na nga tayong Clay Network dito. Ito, yung Clay TN Mainnet Express. Yan na magiging network natin dito, guys. Yan, Clay TN Mainnet Cypress. Yan yung network na gagamitin natin dito para kay Artsford. At ang ano nya nga, ang tawag doon is Clay Token. So, maliwanag na tayo dyan, guys, ha. Tapos ito nga yung ano nila, mga rewards nila, marketing, liquidity pool nila, yan. Pool for swap with other various public token, Clay, ETH, or ETC. Yun nga daw. Tapos may mga reserve din naman sila dito. At partner, pong partnership nila, saka yung ano ng team, token ng team, nandyan din. At ang total nga is 1 billion for 100%. Tapos yung acquisition nga nga, BLCT, BSLT can be acquired as follow. Purchase, convert through various swap. Pwede nga natin maano to, ma-purchase kung isuswap natin sa mga ano. Kung saan man nila i-ano tong Clay token. Pwede iswap. Tapos ang amount of 100 BSLT or more can be withdrawn. A daily withdrawal cap of 1,000 BSLT per day. Yun nga, magkakaroon din ng parang limit yung ano nila dito. Withdrawal ng mga ano token para ma-control din siguro. At hindi rin bumabagad yung value ng BSLT natin. Tapos yan nga, there will be a fee on withdrawal in 10 BSLT for withdrawal. May bayad nga daw na 10 BSLT pag mag-withdraw ka. Yan, tapos yan lang ang ma-withdraw natin, 100 or more can be withdrawn. An amount of 100 or more can be withdrawn. Pero palagay ko, lalagyan to ng limit talaga. At daily withdrawal cap of 1,000. Yun nga, withdrawal cap nyo, 1,000 BSLT per day. Tapos, preserving the value of BSLT. Yan nga, we believe the following are keys to increasing and maintaining the value of the BSLT token. Successful game service, continuous user inflow, active exchanges, liquidity, various usage of the token, management of circulation depending on PLC. Please refer to the for number 3 and below. Ito nga daw, maintaining PLC of the game at yun nga, number 3, server and server group management. 5 or so server in the region will be one server group. In-game exchange will be shared by one server group. Yun nga, yung in-game nga niya is magkakaroon din ng server-server. Mare, magkaroon ng Asia server, America server, at para makontrol nga rin nila itong mga ano nila dito. Mga in-game rewards. Tapos ito nga, maswap nga din natin yung token. Ayan, at sa decentralized exchange, BSLT, swap to Bora, tapos sa wallet,
tapos yen and in-game tokens and in-game exchange, tapos sell BSLT. Yan nga ang ano nila dito. Tapos yung BSLT, circulation supply, total supply nga niya is 1 billion nga daw. Policy on decrease in BSLT. Pag-aralan nyo na lang itong mga token niya guys para maintindihan nyo mas maigi. Maganda kayo mag-aaral nito para kung ano is wala tayong anuhan. May kanya-kanya tayong sariling mga diskarte din eh pagdating sa mga NFT. Lalo na kung maganda, lalo na kung magandang maganda yung NFT at malaki kumita. Kaya nga, tapos ito nga yung mga NFTs nila dito, magkakaroon nga rin ng bentahan ng land. Yan no, an essential part of the Arts World Economic System as well as gear item and character. Ayun nga, magkakaroon din ng mga gear item na pwede natin ma-purchase. This means that users are now be able to engage in actual economic activities. Tapos NFTs directly sold by us. Sila nga lang daw magbebenta by phantom card NFTs and land NFTs. Yan nga. Pasahin nyo na lang guys at para mas maintindihan nyo kung kayo magbabasa dito. At yan lang naman yung ano nila. Massively multiplayer online role-playing game. MMORPG nga. Ito nga yung tema ng game nila. Tapos ito nga yung vision din nila. Mga ano. Yan. Tapos ito yung pag-download. Ako, na-tackle naman natin. At pupunta na nga agad tayo doon sa game. Para hindi tayo gaano magtagal at umaba itong video natin. Basta pag ano no, pinaliwanag ko naman sa inyo, i-download nyo lang. At kung kaya naman ng mga PC nyo, is makakalaro kayo dito at matatry nyo itong alpha test. So paano guys? Tara, samahan nyo ako. At ipapakita ko na sa inyo yung gameplay niya. So, ito na nga guys. Andito na nga tayo sa server niya. At yung pag-connect nga is need nga natin ng alpha test. At ayan nga, makikita nyo may alpha test nga tayo. At i-coconnect nyo lang yan. Pero bago yun, ito nga, nilitan ko lang yung screen para mapaliwanag ko rin sa inyong maigi. Itong settings nga, yan. Ito yung mga screen resolution nya. I-click nyo lang yan at makikita nyo yung mga screen resolution dito. Kung paliliitan nyo ba o pabababain nyo yung ano ng mga ano para gumana sa PC nyo. Tapos may full screen nga. Tapos borderless window mode. Yan, yung mga ano, tapos i-ano nyo lang yan, yung brightness na nandyan din, tapos i-click lang yung apply. Tapos sa settings nga, ayan nga, hininaan ko nga yan, kasi kanina, ayan, malakas o. Ayan, pwede mo siyang tanggalin yung music. At ilagay lang natin sa number 1, kung saan kasi mas ganado ako mag-review pag may music. Kaya, tapos, i-apply nyo lang yan. Apply lang, apply. And then, confirm. Yan, okay na yan, settings nyo. Tapos ito nga yung logout nya. Tapos ito nga, may alpha test na nga tayo dito at i-coconnect mo lang yan para makapasok ka doon sa game. So guys, tara, i-coconnect ko na yung game para makita nyo yung loob. Oh, yan na nga. Ito nga yung character natin at nag-loading na nga siya. Ito na yung character natin. Pwede nyo baguhin din yung character nyo. Ito, kumbaga, parang gusto nyo si Wallace, yung sa movie na ano, yung ano. Sikat na sikat natin si Ben Wallace. Yan, tapos i-delete nyo na yung character kung ayaw nyo yan. Tapos yung mga server din dito, ito i-click nyo lang yung server. Tapos ito nga yung Yugan Gaming. Yan yung username natin. At nandito na nga tayo. Ayusin nyo lang naman yan yung mga ano niya, yung paano gagawin yung buhok niya sa katawan. Yan, ganun lang, simple lang yan. I-ano nyo lang yung character dito, makikita nyo lahat sa loob yan. At yan nga, paano nga natin konti itong ano, at niliitan ko lang yung screen para mas klaro yung paliwanag ko sa inyo. Tapos i-start nga lang yung game, yan. Yan, hintayin lang natin at medyo matagal-tagal nga itong loading at hintayin lang natin. Yan nga, napakaganda nga nung ano. When you reach level 30, you can complete a jury qualification quest to join the trail. As a jury, as a honor point collector. Ayan na nga, 100% na. At sana nga makapasok na tayo. Ayan na, ayan na. Na. Yun! Makapasok na tayo, mga amigo! Nice, nice one! At ito nga yung character natin. Ayan.
Yan, ito yung mga ano, blacksmith. Yan, yung weapon merchant demon, armor merchant demon. Tapos ito yung map natin. Tapos ito nga, ito yung menu para mag-escape ka. Home, tapos ranking information, community, location, map. Kinilik mo yan. Achievement, tapos quest, bag, yung bag mo, yung ano, quest mo, quest log mo, kung anong gagawin mong quest dito sa loob. Nandito, tapos ito, mga skill to guys, yung mga skill natin yan. At napaglakad dito, yung typical na normal lang, ESWD, yun lang, yan o. Yan, ganyan lang, pag move dito guys, yan. Yan lang, napakasimple, tapos sundan nyo lang tong map na to, tapos yung mga quest dito. Ayan nga, buksan nyo lang yung quest. Ayan, may race dito. Ayan. Basahin nyo lang kung ano yung magiging story. Tapos yan, may mga ano na dito. Mga quest. Nasa alpha test pa lang naman tayo. Kaya ano. Pero pag pinalakihan mo to guys, ang ganda. Nakita ko na to nung malaki, pinalakihan ko sa PC ko. Ilitan ko lang yung screen para mapaliwanag ko sa inyong maigi. Ayan. Alpha test pa nga lang to. Ayan. At pwede mong itok yan. Ayan. Tapos ano, ayan, if you want to set this down as you, ayan, tapos may mga ano nga rin dito, lumalabas yung mga ano dyan, ano mga gagawin mo. Sa dito nga yung weapon mo, ayan. Pag-aralan nyo na lang yung mga pipindo din dito, yung mga ano nila, ayan nga, yung mga guard, ayan, oh, ganda ng ano nila, oh. Kita nyo naman, oh. Ganda lang yun. Talagang ano to, i-explore natin to guys, kaya napakataas nung ano. Ayan nga, may mga barrel din dito. Yan. Quick shot. Pwede ka rin uminom ng alak. Yan. Pwede ka daw maglasing dito. Guys, pwedeng pwede. Yan. Yan talaga yung gameplay niya. Takbo-takbo ka. Tapos mission. Yan. Mga typical na MMORPG. Mga labanan. Tapos ito nga yung nag-heal. Ano, pag namatay ka. Dito ka mapupunta. Yung recovery status mo. Halimbawa, na-deads ka. Yan. Dito ka mapupunta. Ito ang magre-recover sa'yo. Para bumalik kayo yung HP mo. Tapos ito, nilabanan mo yan, yan mga yan, yan o, pwede mong atakihin yan. I-attack mo yan at hindi na muna natin atakihin yan. Yan, ganyan lang itong game na to guys, napakasimple lang. Explore lang natin ng kaunti para may idea kayo, yan. Yan o, may bilihan din ng alak dito. Pwede ka magpakalasing, pangsawi ka sa pag-ibig. O yan, o, may bounty hunter yan, liquor o. Oh. Alam, ban yan, ban yung alak sa atin. Yan na, Hugan Gaming, na walang kasawaan pagtakbo. Yan na, pag inatake mo nga ito, ang lalaki niya, no, mananalo ba tayo dyan? Ako, yan na, atake na. Ah, takbo tayo, takbo. Ito nga, yung carriage kayo. Guys, yung mga ano, yung carriage, pwede rin tayo sumakay. Punta natin yan, at sumakay tayo. Para mas mabilis tayo, hindi tayo mapagod maglakad. Para mas mabilis tayo mag, ano, parating doon sa pupuntahan natin. Jesus! Yung jump, yung space. Nga, sumakay tayo dito. Yan. Kapisaduhin nyo na lang yung ano dito, guys. Yan. Nga, oh. Pwede kang umupo, yan. At kabisaduhin nyo nalang yung mga ano dito. Ganda ng ano dito, game na to ng Artford. Talagang ano, sulit na sulit. Ayan o, ganda. One of the best game in coming 2022. Nice, nice! Ayan o, lupit o. Ganda, ganda itong game na to. Ganda itong game sana yung ano talaga, sumisikat at pinaghihirapan. Yung mga game na click turn na mga scam. Ito, mga ganitong klaseng game. Itong Artford, pinaghihirapan natin. Mas maganda, naglilibang ka na, kumikita ka pa. Yan. Yan guys, yan. Yan, explore nyo lang to. At yung mga nakapag-alpha test, sana makalaro din kayo para maranasan nyo. Ayan, tingin muna tayo ng view para makita nyo kung ano ba meron dito. Ito nyo, tumalo na tayo sa bangin. Ayan guys, oh, tatalo tayo. Watay tayo dyan.
Ayan, yan ang ganda ng view natin, no? Yan, no? Yan, guys. Ganyan lang yung game niya. Tapos may mga mission-mission nga, yan ang pupuntahan mo. Tayo, ipakita ko lang naman to. Para makita nyo sa video ko kung anong nangyayari dito. Yan. Takbo-takbo lang muna tayo. Jump, jump. Yun o, salubong tayo. Ano yan? Forest Keeper, si Arthur. Yun o. Hello, my friend. Ang kalaban na ano rin yun dito ha. Mga nag-alpha test yun ha. Explore nyo nga lang yung forest muna kasi hindi pa nga natin kabisado. Kaya sinusundan ko nga lang itong map na ito. Kung ano sinasabi. Saan natin yung mga ano yan. Exclamation point na yan. Anong mangyayari? Ayan nga, may mga kalaban nga dito. Angry Brown Bear. Hindi natin kakayanin yan. Kalapa tayo na. Maganda ng game na ito, guys. Ayan o. Ayan! Ayan yung game niya. Ulit na ulit. So, ito sa mga abangan ngayon, 2022. Si Arts World, yun o, lupit guys, o, kita nyo naman, o. Yung view nyo, o. Ganda, o. Ganda ng game. Yun, o. Palagay ko, yun ang magiging kalaban natin dito, eh. Mga ano na yun, mag-hunting-hunting. Wala pa rin kasi tayong idea nga, eh. Itong bag natin, yun to, may mga laman nga. Ayan, may teleport book, found. Ayan. May mga laman-laman dito, tapos may convenience, ito. Hindi ko pa nga kabisado guys kasi pinag-aaralan ko pa. Ayan. Request flag. Ito nga yung quest flag. Pinakita ko na sa inyo. Tapos ito yung ano. Mga friendly, mga hostile state. Pwede ka mag-facing yata ng state. Yung map natin, naka-face tayo. Area, hostile state. So confirm mo lang. Ayan yung mga ano niya. Tapos may ano rin dito kung anong-ano ka. Ayan. Ang ano ka, server ka. Ayan. Tapos ito nga yung character info mo. Ayan. Yung character info natin. Ito yung mga equipment natin na sinusuot. Ayan. Ayan. Equipment. Yung achievement natin. Wala pa man yata tayo. Kaya lang nga. Ito nga ang problema. Sa Korean. Yung salita. At sana gawin nga nilang ano. Equipment, ayan, Desirin Village, you have discovered the Desirin Village, may mga collection, title, ayan. Yan lang naman mga ano natin dito guys, achievement, skill window rin, ayan. So yata, may mga ano dyan, mana, ayan, oh, range, healing power, tapos may mga damage deal din, kung anong damage nya. Ayan, tapos may mga basic, may emote din guys, may emote, may loot, may ano. Sa ano siguro to pag mag ano ka na sa labanan ang gusto mo pagbuli mga ano yung mga hilig mag trash talk na mga nage ML lagay kayo dito yan yan tapos yung community yan tapos yung ranking information yan yan lang yung pag-usapan natin dito guys at wala pa tayong kaanong idea dito sa game na to. Yan nga. At kayo na lang mag-explore. At least napakita ko sa inyo kung ano yung loob ng game. Ayan. At baka mapatay tayo ng mga ano na to. Itong mga bird na to. Yan. Yan. Explore nyo na lang guys ha. Oh. Yan. Para may idea kayo. Talon-talon lang oh. Tapos pindutin nyo lang yung ano ng ano nyo, mga ano nyo dito sa ano, sa loob ng PC nyo para malaman nyo kung anong pipindutin. Yan nga, ito pwede mo daw yung pag-click mo to, this future will optimize the graphics quality for increased performance in crowded settings. Turn off this future to go back to the present. So, ano guys, ano, kita-kita-kits ulit tayo sa susunod. At sana may naking bago na naman ako na ipakilalang game sa inyo. At itong game na to, alpha test pa lang to guys. Kaya kaabang-abang tong game na to.
At marami tayong ano dito, maraming pagkakitaan. At nakita nyo naman yung BLCT token is maganda rin yung ano niya. At nasa Clay Network nga siya. So, paano guys? Maglalambing nga lang pala ako sa mga bago dito sa channel ko. At baka mga kalaban ni Yugen the Wolf yung ano, yung bear, oh. Ano, nakikita nyo, pumuporma na yung bear. Tumatayo na yan, lumalapit na. Sige, baka mamaya kagatin ni Yugen the Wolf yan eh. Sige, pao. Ano guys, maglalambing muna ako sa mga bago dito sa channel ko. Mahit naman. Like and share button natin dyan. Subscribe button and click the notification bell. At sa mga dati ko naman subscriber, maraming salamat. Kawalan sawa yung pag-suporta dito sa channel ko. So, paano guys? Good afternoon ulit sa inyong lahat or good morning kung nasaan man kayong panig ng mundo. At sana may bago na naman akong na-share sa inyo na maaari nating pagkakitaan. Alam nyo naman dito sa channel ko, ayoko ng tulog-tulog! Kailangan mauuna tayo palagi sa lahat ng mga game na papasukin natin. So, paano guys? God bless you all, God bless you all. Thank you very much. God bless you all. Thank you.